Labuyo. Oh my God, grabe na in love ako kay Emma. Ang ganda-ganda. Napaka-lovely. Actually, mag-i-start na ang competition eh. For the vault finals na. Ito na. Alright, ladies and gentlemen, let us now commence with the first Apparatus Finals for this afternoon. Malapit na, ito na, maglalabas na po ang mga vault finalists. The finalists to you. Time for the first of five Apparatus Finals. Carlos Edril Yulo, the first in qualification with 5.6 level of difficulty. 14.833 is his score during the qualifications. 14.866, 14.8. Will be followed by the second best performance qualification. Second best in qualifications from Republic of Korea, Kim Jae Ho, with difficulty of 5.6 for Vault 1, 5.2 difficulty in Vault 2. Muhammad Amishairon, ang crush across in Southeast Asia. Fourth best in qualifications with 14.383 in qualifications. Nag-backout ang Uzbekistan. Abdulaziz Mirvaliev of Uzbekistan, the third best in qualifications. Sorry, hindi nag-backout sa Uzbekistan. Abdulaziz Mirvaliev, the third best in qualification. 14.467 ang score niya. Juancho Miguel Bisaño of the Philippines! Yes! The ninth best in qualifications with 13.433 score during the qualification. 5.2 and 5.2 is his difficulty. From Thailand, Sorin Ranta Tikoponton, the silver medalist during the SEA Games 2022. From China, sorry, he is from Mongolia. The 8th best in qualification with 4.8 and 4.0 level of difficulty. Hong Kong. The solo gymnast from Hong Kong, Dang Kaki, the 7th best in qualification. 5.6 and 5.2 is his difficulty sa kanyang vault. Yan, so ito at ang mga gymnast. So ang maglalaban-laban dito sa vault talaga, si Carlos Yulo, si Kim Jae Ho ng Korea, matataas ang kanilang difficulty. Pwede ding lumaban si Lee Jun Ho. Pero parang wala si Lee Jun Ho. Okay. Ayun si Lee Jun Ho. Akala ko nag-back out siya. That's good. That's good. So sino ang nag-back out? Paano nakasama si Juancho Miguel Bisaña? Wow. Two Filipinos and two Asians dito na maglalaban-laban. So first, unang papasok sa vote si Carlos Edril Yulo. Yes, fair naman ang mga judges dito. May mga ano sila. May mga walang Singaporean eh. Tsaka ano so, makikita na naman natin dito. Fair naman talaga. May code of points po silang sinusunod. Mapapalo sila ng FIG kapag hindi nila sinunod ang pagja-judge nila. Kasi binabantayan rin po ng FIG kung tama ba ang pag-ano nila, ang pag-judge nila. I-review yan ng FIG, magpakita ng FIG na mali ang pag-judge nila, mabawala sila ng lisensya sa kanilang pag-judge. Kaya dapat fair ang pag-judge nila dito. Kaya lang po mag-ano ha, sa smart scoring, score express. Pwede tayo mag-score express dito. Ngayon nag-warm up ang mga gymnast, 6 minutes sa warm up yan. Of Yulo. Wala pa sa Score Express na lumalabas. But anyways, sige lang. Wait, i-record natin to para hindi na ako mag-ano mamaya. Narito na, and maglalaro na sila. Nag-warm up ang mga gymnast. 6 minutes na warm up na to. At ang unang lalaban is si Carlos Edril Yulo ng Pilipinas.
the first best in qualifications. Yes, go Philippines, and we have Juancho Miguel Bisaña. Akala ko po si Jet Ivan Cruz ang reserve. Yeah. Si ano, si Juancho Miguel Bisaña, si Lee Jun Ho. Nag-improve si Lee Jun Ho doon sa kanyang boat na 'yon. Basta lang mag-landing si Lee Jun Ho ng Korea ng tama. Hello, mas maganda bang ganito ang boses natin? Ang kasya-crush ng Southeast Asia na si Muhammad Chairul. Mukhang gagawa si Muhammad Chairul ng Rochi. Mamaya. Welcome! Please subscribe, like, and share. 151 calling out all the 151 viewers right now. Please like and subscribe po. Salamat na marami. And you can also... Sino nag-back out? Hindi ko alam kung sino nag-back out eh. Hindi ko masyadong mapansin na. yun. And also, you can support me sa GCash. 5 pesos, 10 pesos. Keri na yan. Maano na ako yan. Masaya na ako yan. Ma-appreciate. Mas feel ko na you are appreciating. If you are liking this video, if you are liking this live, you can subscribe. And also, you can and like in this channel. Hello from Russia. We have here a viewer from Russia. A skilled name, Africa Loy will be legendary as well. Yes, God willing, in the future, maybe a double pike plus Rese Guang can be. Double pike na Rese Guang, yun siguro ang pinakamahirap. If double pike to Rese Guang to double pike, or double pike to Rese Guang, that will be very ano. First stop to start now is Carlos Edrelyulo of the Philippines, the first best in qualifications with 5.6 level of difficulty sa kanyang first bolt. He got a 9.266 execution, 14.86 score sa first bolt. Ouch! Oh my god! Problema sa landing. Sayang. Medyo mahirapan na mag-ano doon, mag-gold yun. Makita nyo, sayang to oh. Napaluhod siya, pero hindi naman luhod na luhod. Pero it will have an enormous deduction sa execution score. Maybe 0.3 to 0.4 deductions. 14.866 ang score niya ng qualification, baka bumaba yan ng 14.5. Kailangan bumawi si Carlo sa second vault niya. Nangyayari talaga yan. Baka na-fatig na si Carlos Yulo. Keri lang Carlos Yulo. You can do it. Malalakas kasi may baka na napagod si Carlos Yulo na. Baka nag-fatig na. 14.8 ang score niya sa second vault. 15.6 ang difficulty sa second vault. 9.2 ang execution. Second vault. Tingnan natin sa second vault, God willing maging okay. That's good. Great job for Lopez. Pero may 1-2, maybe 0.2 deductions. But good form sa blocking at sa height. Mataas ang height, hindi under rotation. Tamang-tama ang kanyang height sa ere. Straighten ang legs. Maybe we can expect here a score of 14.5 sa score. Maybe. Sa smart scoring, meron na ba? 14.299 ang score ni Carlos Yulo. Di baba. 14.299 score ni Carlos Yulo. 13.966 sa first bolt. But now, he got a 8.366 score sa execution ng first bolt. Difficulty of 5.6. Sa Vault 2, 5.6 difficulty pa rin, 9.033 ang score. Nagbaba ang kanyang execution score sa Vault 2 from 9.2. Lee Jun Ho naman ng Republic of Korea, the 5th best in the qualifications, 5.6 ang difficulty sa first Vault, 9.1 execution, 14.6 ang score niya sa first Vault.
He's also a world champion, Lee Jin Ho, Republic of Korea. That's great, Lopez. Oh, that is a good landing. Secured landing, secured height. We will be expecting a good score here. Medyo nagparallel lang yung kanyang paglanding doon. Ang total score ni Carlos Yulo hindi 13 kundi 14 points 14.299 ang total score ni Carlos Yulo. The second vote ni Lee Jin Ho 5 points is ang difficulty niya. Mababa yung score niya nung qualification, 8.7 dahil sa mga deductions. If he can increase or if he can manage to clean those and reduce those deductions, pwede itong mag 14.5 or 14.6. 14.333 Lee Jin Ho ang kanyang score dahil sa medyo nag-parallel ang kanyang legs doon sa kanyang landing. Tingnan natin sa kanyang vault 2. Yuchenko. Ouch! That is one whole point deductions. Thanks God. Thank you Lord. I was not sorry, but thank you Lord. Dahil dito, may chance si Carlos Yulo na mag-podium. Kasi siya ang pinakamalakas sa vault na kalaban ni Carlos Yulo. Now, we have si Muhammad Aymin Shairol. 5.2 ang difficulty sa first vault, 5.2 din sa second vault. Medyo mahirap habulin, pero pwede siya, kahit ma-perfect niya ang kanyang execution score, maaari pwede pa rin siya humabot. 14.383 ang score ni Muhammad Shairol noong qualifications. 14.383, fourth best siya sa qualifications. Kung ang score niya is pareho pa rin, pwede niyang habulin si Carlos Yulo. Pero kung magkakamali siya, pwede hindi niya mahabol si Carlos Yulo. Malakas to, magaling din to. Ngunit kulang lang sa exposure. Puro SEA Games siya lumalaban. Hindi siya lumalaban sa mga World Cup challenges at saka sa World Cup series. Pero sana lumaban siya sa mga ganong competition kasi bukod sa pogi na siya, malakas pa siya. At potential talaga ng Southeast Asia. Muhammad Shairol, lumalaban lang siya sa Commonwealth Games. Finalist din siya sa vote ng Commonwealth Games. Rochi, that is a one whole point deduction from his execution score. We may expect a 13 point something, 13.2 score sa kanyang score sa vote dito. Maaari. Sayang yung Rochi niya. Maganda sa, nag-under-rotate siya. Kinulang siya ng height, kinulang ng push doon sa vault table. Dahilan para yung kanyang flight. Because of that, his flight was a little bit low, causing him an under rotation in his vault 1. Tingnan natin ang vault 2 ni Muhammad Shairol Aimi. May Instagram din siya, model din siya. Medyo ang problema kasi sa ibang mga gymnast natin, masyado nagfo-focus sa social media sa buong modeling. Medyo nagkukulang ng practice. I hope Muhammad Shairol can compete more on international competition. 12.933, first score of Muhammad Shairol of Malaysia. Now in his vault 2, meron siyang 5.2 level of difficulty. 14.566 ang score niya. Pero kahit mag-14 pa siya, hindi niya na mahabol yung score ni Carlos Yulo na 14.2699. Great job sa Lopez. Maganda ang height, good level of chest. That's a good height, hindi nag-under-rotate. Great job Muhammad Aymin Shairol of Malaysia. Ang crush ng mga Southeast Asians, ng mga babae. You can just have a see, magandang execution na dito. Good push and good flight. Yeah, I think God willing if Juan Chumiguel Bisanya will perform well on his executions, the same executions that he did, or much higher executions during the SEA Games, and he can be gold here. Now we have here from Tagasantia. Oh,
championship level. 14.3 the score for a very 14.3 kay Muhammad Chayrol. Talo si Carlos Yulo. Muhammad Chayrol ang first position, second position for Carlos Yulo. Third best on qualifications is Uzbekistan. Sayang, that is a very adjustable hoop. I think malabo, I'm not giving you a false hope, pero I'm not giving a good hope for Carlos Yulo to be in the podium here. Si Muhammad Chayrol on the first position, second position na si Carlos Yulo. 14.133 score yan ng qualification. Si Abdulaziz Mirvalib ng Uzbekistan. Mirvalib Abdulaziz. Let's see his score. Score niya sa Score Express. May score na ba sa Score Express? Ay, Carlos Yulo pa rin. Sorry. Carlos Yulo pa rin on the first position. 14.2 Muhammad Chayrol, 13.617 total score. And Kim Jae-ho of Korea, 13.766. Carlos Yulo pa rin ang nasa ano. Wala pang score si Uzbekistan. Still on the first position is Carlos Yulo. 14.666. First score ni Mirvalib. Oh my god, baka mag-gold to. Second vault. Aha! One whole point deductions! One whole point deductions. Pero kung mababawasan ng ano niya, 14.8 ng qualifications, if this would be 13.8, medyo may habol pa rin siya. Masakit ang likod niya. Sana okay lang siya. Ang sakit to. Sana okay lang siya. I think, my god. Itong pinakamasakit sa gymnast to. Ang lakas ng tama sa likod niya, oh. Under rotations, nagkulang siya ng ano, nagkulang siya ng height. Ngayon, meron na tayo sa first. I hope okay lang si Muhammad. Meron na po tayo sa 6 minutes warm up ng mga second vaulter, second set of vaulter. Juancho Miguel Bisaña, 5.2 nung qualification and difficulty. Pero sabi ni Madam Yulo, is 5.6 na gawin niya ang difficulty. Si Thailand naman, Sorin Torinta Tikompon, siya ay palaging lumalaban sa SEA Games pero hindi pa lumalaban sa World Cup at World Cup Challenges. Wala masyadong exposure sa international. Maliliit na international competition ang sinasalihan niya. Masyado siya nag-focus sa pag-football at pag-modeling. Pero medyo yun po ang katotohanan nakikita ko sa social media nila. I hope si Thailand will have a good result here. Will compete more international level. Kasi magaling po si Thailand talaga eh. So that we will have a more Southeast Asian sa gymnastics. The Hong Kong. Uzbekistan on the second position. 14.083. Mirvalib Abdulaziz. Possible na mangyari ito sa mga finalists kasi ano eh. Kung si Juancho Miguel Bisaña ang mag-perform well, baka si Juancho Miguel Bisaña ang mag-gold dito. Ang matindi mga kalaban nito ni Juancho Miguel Bisaña ay ang Hong Kong. Si ano, si Thailand carry lang din, possible, pero ang highly possible na makalaban ni Juancho Miguel Bisaña for the gold position here is si Hong Kong. Now we have now here si Thailand nag-warm up siya dito. Sukuin na siya ng SEA Games noon pa man. Di na ako nakakapagbasa ng mga comments nyo ha. Nakikinig kasi ako na okay. Ayan na ang score. Lalaban na si Hong Kong. Or nag-ano pa rin siya. Oh, ito nga ba? Tama. Ah, hindi pa. Nag-warm up pa rin si Hong Kong. Kung si Hong Kong pwede mag-world champion, pwede siya maging good contention sa ano. Pero nung world championship,
ang dami niyang qualifications, natumba rin siya. So wala talaga siyang magandang during the, wala pa siyang masyadong record sa World Championship at World Cup Series na maganda mga execution at score. Si Juancho Miguel Bisaña magpa-perform na, praying for Juancho Miguel Bisaña na maging okay siya, goods at may tape siya sa binti, masakit ang binti niyan. Juancho Miguel Bisaña of the Philippines, 9th best on qualification with 5.6 level of difficulty. ...14.066 ang score niya noong qualifications. Let's see, God willing. Sukahara. Ouch! Yun na naman! Oh my God! Nangyari na naman ulit. Hindi ko inaasahan. One whole point deduction for that. The same na nangyari noong World Cup. World Cup. Masakit talaga ang binti ni Juancho Miguel Bisaña eh. I think nagpatig siya ng bongga. Sayang. Hindi na sana yung pagkakataon. Nasaktan siya eh. Masakit yung binti niya eh. Kaya nangyari yun. Sayang. Keri lang, Juancho Miguel, we are still proud of you. Thank you very much for representing the Philippines. Maganda ang form niya sa taas, pero may score yung pag-approach, may score yung pag-push doon sa vault, may score yung sa height. Yung doon lang, natumba, one whole point deduction. 13.533 ang score niya sa first vault. Second vault ni Juancho Miguel Bisaña, 5.6 ang difficulty ulit. Nagtaas kasi ng difficulty. Kung sana okay lang sana binabaan lang ang difficulty para hindi na nagka-ano, masyadong... Pero okay pa rin. Let's see. Second vault. Yuchenko. That's a good flight. Good ang approach. Good din yung pag-push. Yun sa pag-landing na talaga kasi masakit yung ano eh. Nahasaktan siya sa kanyang... You can just see kay Juancho Miguel Bisaña na nahasaktan yung kanyang binte sa left leg niya. Medyo nag-deviate siya. May deductions po doon. Yung pag-push niya sa vault, then yung pag-landing niya, nag-deviate siya instead of the magla-landing ng straight. Nag-side siya into the right. Kaya napunta yung isang paa niya. At least isang paa lang ang nag-out. Feeling ko tataas ang podium position ni 13 ni Thailand dito. Juancho Miguel Bisaña on the 5th position, 13.417. 13.417 ang total score ni Juancho Miguel Bisaña, 13.233 sa first vault, 13.6 sa second vault. 5.0 difficulty sa first second vault, 5.6 difficulty second vault, 7.933 execution score sa first vault, 8.7 execution score sa second vault. Ngayon, meron naman tayo from Thailand, ang sugi ng SEA Games na hindi lumalaban sa World Cup. Carlos Yulo pa rin, secured on the bronze position. Baka mag-gold ito. Si Thailand. Surin Toron Tornta Tikomporn. 14.166 score, 5.2 level of difficulty. Rochi, ouch, ouch. That will be one whole point deductions. Napadapa, napaluhod, nag-underrotate, napalabas, daming deductions. He will have an enormous 14.166 score niya nung qualifications. Possible na bumaba pa to dahil sa mga deductions na nangyaring ganun. Lahat po sila dito nagkakaroon ng matinding kamalian. Ang tanong na lang dito, e, sino ang magkakamali ng less? Napagod sila masyado kasi kailangan talaga magkaroon ng maraming competitions para masanay ang iyong muscle. At ang dami pong tao sa paligid, nakaka-add siya sa kaba. Sayang eh. Sayang. Gusto na sana. Kaya so rin turn pa kong porn. Siguro mga 13 point something lang o 12 magiging score niya dito. Sana mag-focus siya sa gymnastics. Seryosohin niya na. Kasi nagko-football din siya eh. Second bolt ni Thailand, 5.2 ang difficulty, 14.233 score nung second bolt, 13.233 score ni Thailand sa first bolt, a drop of one whole point.
Lopez, that is a good vote. Pero mahirap pa rin, that is, I think, a double twist? Is it a double twist? Tama po ba? Hindi, wala kasing slow motion, kaya hindi ko masyadong mabilin yung twist niya. Hindi magaling ang mata ko. One. Yeah, I think 1.5 twist lang yon. Still leading, Carlos Yulo. Secured on the 1, 2, 3, 4, 5. Secured on the bronze position. Pero dahil doon, mas secured na ni Carlos Yulo ang silver position. Si Hong Kong, may dalawa, siyam sila diba na mag-finals? Ah, sorry, wala pa, hindi pa secured ni Carlos Yulo ang bronze position. Ah, yeah, I think he will secure his bronze position here. Secured for bronze position for Carlos Yulo. We have here from Mongolia. Mongolia, 8 best on qualification, 4.8 level of difficulty on the first vault. That is a good vault. I think that is a double twist Sukahara, is it? Medyo nakatingin ako sa oratory. Hindi ko masyadong makita. Let's see sa replay. Anong ginawa niya ni Mongolia? 14.1 ang score ni Thailand sa second vault with an average score of Thailand on the 4th position, 13.667 total score. Ni Thailand 14.1 second vault, 13.233 second first vault. Average score is 13.667. Si Thailand, si Mongolia naman, narito na, mag-vault na siya. Si Mongolia, Erk Hembayar Osok Bayar with 4.8 level of difficulty in the first vault, 14.066 his score sa first vault nung qualifications. 14.0 for the second vault of Mongolia. Sana magkamali sa lahat para sa Yulo na ang ano ang gold. Let's see second vault. That is a clean vault. Very well done. Although mababa ang difficulty ni Mongolia, of course, kung mababa ang difficulty mo, mas magiging maganda nga ang iyong execution kasi hindi naman ganun kataas ang iyong difficulty. That is a 4.0 level of difficulty. I think that is 1.5 twist. Sukahara 1. Yes, that is Sukahara 1.5 twist. 1.5 twist or single twist? Comment down below lang. Ito si Hong Kong. Siya ang matindi mga kalaban ni Carlos Yulo. I think Carlos Yulo now will be a secured silver because of that score. Tingnan natin sa Score Express. Mongolia, Carlos Yulo now on secured bronze medal. I hope yung score si Carlos Yulo maayos niya yung double pike. Matagal na siya nagkakaroon ng mga problema sa double pike talaga. I hope na maayos niya talaga ang double pike. Now we have here Hong Kong. Hong Kong Nang Kaki. 7 best on qualification, 5.6 level of difficulty. Ouch! 1 whole point deduction! Yes! Gold na kay Carlos Yulo! Woo! Gold na to! Gold na kay Carlos Yulo! That will be 1 whole point deduction pag nakulog ka ng ganon. Gold na si Carlos Yulo dito. Pero yung score niya, I hope maayos to ni Carlos Yulo kasi ay, this is very unusual for him. But anyways, gold position pa rin. Sa double pike, pangit yung double pike niya kasi naghiwalay ang paa niya. Naghiwalay ang paa ni Hong Kong doon. Tapos hindi, may separation of legs. Nagkaroon under rotation, kulang ang pag yung sa flight niya, medyo mababa rin yung pag-push niya doon sa yung approach, medyo kinulang. Kailangan niya pa ng mas mataas na push, mas malakas na push doon sa vault table so that he can have a more good flight. This gonna be probably highly possible secure gold for Carlos Yulo because of that one whole point. But we'll see for his second vault because he has a 5.2 level of difficulty for his second vault.
for Nang Kaki of Hong Kong, 13.933 is his score during the qualifications. Nang Kaki of Hong Kong. Rochi, that is a good vote, secured vote. Bet that may be, lahat sila dito nagkamali, yung walo, lahat sila nagkamali. But I can see that, okay, this is already a gold position for Carlos Yulo. Congratulations, Philippines, for the gold. 13.6 is the score of the vote 2 ni Hong, sorry, 13.8 ang score ni Hong Kong ng Kaki, 5.2 difficulty, 8.6 ang kanyang ang execution score. Ang dami kasi mga step, kasi step mo 0.1 deduction, so ang daming deduction talaga doon. So gold for Carlos Yulo sa vote, and the classified result, silver position for Uzbekistan, Mervalib Abdulaziz, in third for Kim Jae-ho of Korea. But I would love to tell to you that this score is not a podium score for World Championship and Olympics, but let's celebrate for Asian Championship level. Great job for Carlos Yulo. Congratulations, Philippines, for the gold positions. Yes, gold na Carlos Yulo. Thank you very much and congratulations. Gold for the Philippines. Philippines gold. Okay lang, at least pinakamababa pa rin ang deduction kay Carlos Yulo. Napatig na siguro sila. Pero sayang si Pogi, hindi nakapag ano. Oh, hindi tuluto, ha? Hindi tuluto. Kakakaba, dapat ma-defend ni Carlos ang World Championship. Buti gold pa siya dyan. Oo, dapat maayos niya yung ano. Every competition, there is a learning process. May laban pa si Carlos Yulo sa World University Games before the, and I hope Carlos Yulo will join the World Cup Challenge Paris before the World Championship, kasi may World Cup. Ang pinakalas na World Cup Challenge is sa Paris, 1 month before the World Championship. I hope sumali siya doon. Hindi natin alam, baka may sira nga sa mat, baka sobrang hindi, feeling ko ano lang to eh. I think hindi ganun kalambot yung mat, or I don't know, taisan naman to eh. Maganda ang taisan na ano, na equipment. PB next, follow the leader. Follow the leader. Siguro siya nagkamali, lahat na lang nagkamali. My lord. Actually, ganito yan. The psychology of that, according to the commentators sa gymnastics, mga official commentators, kung nagkamali yung pinakamataas, ang pinaka-star, ang mangyayari niyan, yung mga susunod, isipin na, ay, nagkamali si pinaka-star. Ah, 8-8 na tayo, hindi na siya may kagalingan, okay na tayo. Masyado daw sila naging kampante. Kaya yung mga sumusunod, marami silang nagiging pagkakamali. Well, we now have here the uneven bars. Sa uneven bars ba? May mga lalaban na Pilipina. Ah, sorry, balance beam pala. Balance beam. Beam. Yes, lalaban ang ano. Aliyah Finnegan, third to perform for balance beam. The superstar, 4.8 level of difficulty, 7 best on qualifications. From the Republic of Korea, Om Joon-hon, 6 best of qualification, 13.266 is his score. From Chinese Taipei, Liao Yichun, 9th best in qualification, 12.666 is his score, difficulty 4.9. Emma Malabuyo of the Philippines will compete on the balance beam, OMG. 13 best on qualifications. Two Filipinas are joining here. Republic of Korea. Nasaan? Lee Sun Sichoki? Lee Sun Yu. Yeah, 4.9.
12 best in qualifications. These are your finalists, Emma Malabuyo and Alea Fenigan. OMG, we have two Southeast Asians here. The rest are Korean and China. The highest best in qualifications here is from China. Off natin ang volume. The highest in qualification here is from China, Shang Ken Ying, with 6.6 level of difficulty, execution score of 8.233, 14.833. While Alia Fenigan of the Philippines has a score of 12.833, 4.8 and difficulty. 4 parallel bars. From the People's Republic of China, Kim Do-hang. Takeru Kitazano of Japan. Kajim ni Carlos Yulo sa Tokushukai Gymnastic Club. Also representing Japan, Shinosuke Oka. Shinosuke Oka, Japan, katibin ni Carlos Yulo. Second best on qualification, Takeru Kitazano, third best on qualifications. From Korea, kanina sa vault, nag-performed din siya. Representing Vietnam, another Southeast Asia, Nguyen Phoc Hai, ninth best on qualifications with a difficulty level of 5.5. Carlos Yulo, the star of Southeast Asia in parallel bar with 6.3 level of difficulty, pinakamataas. From the People's Republic of China, Yan Xing Yu, 7th best on qualification, 5.6 level of difficulty against 6.3 of Carlos Yulo, 6.4 of Oka Shinosuke, and 6.2 of Takeru Kitazano, and 6.4 Yin Dehang. Here are your gymnasts and finalists for the parallel bar. Ang pinakamaglaban-laban dito talaga si Yulo, si Oka Shinosuke 6.4 difficulty, Kitazano Takeru 6.2 difficulty, Yin Dehang 6.4 level of difficulty. Apat ang maglaban-laban dito na babantayan natin. Mahirap habulin ng mga predecessors ang mga difficulty ng apat na to. Pero ang magiging laban, tanong na lang dito is, magiging okay ba ang kanilang execution? Carlos Yulo in his very best, and prime best, he can score a 15.4 total score nung World Cup Azerbaijan. Yes, Baku, Azerbaijan, 15.4 naging score niya sa parallel bar. Pero nung SEA Games, nag-score siya ng 14.966, same score with Takeru Kitazano. There is a chance na mag-bronze si Carlos Yulo dito. There is a chance na mag-silver. There's also a chance na mag-gold siya dito. I am not giving you a good hope na mag-gold siya dito, pero there is a high chance na mag, or may chance din na hindi siya mapasaya sa podium. Dahil nung All Japan nung last year, yung sa one rin handstand niya, nagganon yung kanyang paa. So, pag hindi mangyari yon sa fatigue niya, God willing, we pray for Carlos Yulo right now, na hindi siya ma-fatigue, na maging okay ang muscles niya, na sana, God willing, may nagmamassage sa kanya dyan. Sana yung mga ka-team niya, may na-massage siya para ma-relax yung mga muscles. Sana ganun sana ginagawa nila. Nagtulungan sila. Dapat ganun ginagawa ng mga ka-team nila dyan eh. Alam mo yung ka-team mo, lalaban, tapos sana may namasage yung mga muscles, kasi it will help para ano, mawala yung mga, or ini-stretch para mawala yung mga lactic acid, kasi nagkukos yun tulad nangyari kay Juancho Miguel Bisanya, may mga lactic acid yan, kaya masakit yan. Sana ganun ang ginagawa nila. Kung naroon ako, imamasage ko si Carlos Yulo. By the way pala, ang profession ko is not a, ang profession ko po talaga is sirs, if you are liking this channel, calling all the 289,000 viewers, please like and subscribe po dito. Please like 229,000 viewers. And also, you can send to me a little bit of support. 5 pesos, 10 pesos. Kaya na yan sa GCash. Ang GCash po, nakapin lang po sa taas. Wala po tayong monetization dito. I hope you can send a little bit of just support. Sa just a little bit of appreciation. It will make us happy na po. Para I will continue this kind of strength. Oo, may pilis lang kasama. Pero sana naman, you know, they can help each other.
dapat ganun mang kasama, tama mang masayahan. Oo, tamang ano yun, just press. It will help para ma-lessen. Kasi isang PT nang sila eh. 8 sila nagko-compete sa finals. Ang galing ni Alia sa floor, ang galing na ni Malaboy sa floor, pero mababa yung difficulty nila kasi sa UCLA and sa NCAA, they are focusing on the landings. They are focused on executions, fundamentals. Hindi talaga siya pang elite yung training nila kasi UCLA and NCAA. So, ano talaga siya? But we are hopeful kay Alia Fenegan. The best na mangyayari ni Alia Fenegan at ni Emma Malabuyo ay ang kanilang executions. Ang execution score ni Emma Malabuyo is 7.9. If Emma Malabuyo can achieve a execution score of 9.5, one whole point, then he can have a score of 13.3. Mahirap pa rin habulin ang score ng China. Maybe silver or bronze for Malabuyo. Unless na lang magkamali ang China. Si Alia Fenegan naman, ang execution niya dito is 8.03. Kung magiging 9.5, matadagdagan ng 1.5 ang score niya. So 13 point something, magiging 14 something. Kaya ni Alia Fenegan mag-silver or bronze. Mag-gold na siya kung magkakamali ang China. I hope na hindi mahuhulog ang dalawa. Perfect executions. I hope na ito kasi environment na ito, Asian, hindi ito home court ng mga siyempre sila sa USA when they are performing, nari yung mga team nila, nag-cheer sa kanila. At nag-cheer talaga sila, nakikita niya man sa video na sumasayo-sayo pa nga yung mga team nila eh. And it adds doon sa energy level ng kanilang mga gymnast. Dito, Asian to, bago sa kanila yung mga tao, mga singkit, Asian yung nakikita nila. Ano yun, bago sa kanila yung environment and they are also adjusting to the environment. Well, ganun talaga pag athlete, elite gymnast, kailangan talagang maayos. So, eto na pala, lumalaban na. Sorry, daktak ako ng dakdak. China. That's a good, ang linis. That's Zhang Kenying of the People's Republic of China. The first best in qualification. Pwede niya maabot ang 14.833 na score. Sa parallel bar na tayo. From the Republic of Korea, Lee Junho, Opa. Lee Junho of the Republic of Korea. Hindi ko makita ang score niya. Anyways, panoorin lang natin. Goods ang kanyang handstand pero hindi niya na-hold ng IG doon ang handstand niya. Nagkaroon ng arcing, deductions para doon. Nagkaroon ng mga arcing, deductions para doon. Masyado siya nagmamadali sa kanyang mga executions. He should have to read. Nagkaroon din ng adjustment, deductions para doon. Smooth ang kanyang transition doon sa kanyang handstand, very smooth. Hindi malinis ang kanyang pag-handstand doon, nag-adjustment, 0.1 deductions. Great job, but that is a job well done for the Republic of Korea, Lee Junho. Magalang, maganda ang pinanood niya, makita, maganda ang pinakita niya. Marami lang mga adjustment talaga. Kobe. To the beam and we await the performance of the runaway top qualifier. Sorry, kanina ang una nag-present si Zhang Chengyi, second best qualification, ito na. 604. The one to perform is the first best in qualifications, Zhang Kenying, 604 yung number niya, tama. Zhang Kenying, ang level of difficulty niya is 6.6 during the qualifications with the execution score of 8.233, 14.833 ang score niya noong qualifications.
Let's watch for the... Hindi ko na makikita ang score express para sa babae. Sa mga Kwanyus Rashus pa, help na lang. At sa ating mga kababayan. Sa babae, kayo na lang po ang maglagay ng scores nila. Di, kasi isa lang ang device ko. Next time, I will have a 3 devices here. Dalawang laptop siguro. Plus cellphone para dalawa ang monitoring natin. Pag gitong simultaneous ang laban. Ang dapat gawin ni Alea Fenegan at ni Emma Malabuyo para mag-podium is dagdagan talaga ang execution, ma-perfect ang execution. Yun ang kanilang panama para mag-podium. Ang ganda na yung Emma, nakaka-ilove si Emma Malabuyo, grabe. 13.133 kay Shang Kenny kaninang score. Well, Emma Malabuyo, Alea Fenegan 12.83 nung qualification, still mahirap pa rin habulin. Tingnan natin mamaya kung magdagdagan execution score. From China, Shang Kenying, top qualifier, 14.83 ang kanyang total score ng qualifications. Chinese youth champion. Ang mga Chinese, talagang ang kanilang specialized apparatus is balance beam. That's a good, very good. Nice split sa air. Well controlled. Napaka-smooth ng kanyang mga executions dito. Great job. Wow. That napakaganda. Ang linis ng mga transitions niya. Pulido. Ang ganda ng speed sa air at ang landing, precise. Napaka-precise ng mga landings talaga. At ang routines niya, executions, is napaka-hard to beat. Great job for the double pike. Two steps at backward lang. Nagkaroon ng deductions doon. Pero masasabi ko sa inyo, napaka-hirap talunin ng ginawa ni Shang Kenying of the People's Republic of China. We now have here the man, 605, from the People's Republic of China. 205 pala ang number niya, Yin Dehang, with a difficulty of 6.4, 14.9 score ng qualification. Kung malilinis siya to, pwede siya mag-gold dito. Hindi magandang handstand doon, hindi controlled, nag-arcing, 0.1 deductions, nag-transitions. Very well done. Hindi maganda mga handsan niya, malikot. Nagmamadali masyado. Pero wow, ang taas ng height na yun ha. Malikot talagang handsan, kita niyo sa paa, nagegewang-gewang. Yung mga wibble sa handstand. Masyado nagmamadali. They should have to take their time. Wala namang time na hinahabol sa parallel bars eh. Oops. This mount is good. Pero marami talaga mga flickers. May flickers ng slight. Pero yung handstand niya, he has an issue with his handstand. That will be an open door for other contenders na magkaroon ng podium. Alea Fenegan of the Philippines, ang ating mahal na mahal at paboritong Alea Fenegan, the superstar of NCAA. At marami po siyang fans ng mga bata sa gymnastics. 4.8 ang difficulty niya noong qualifications, 12.833 score niya noong qualifications. Hindi ko masyadong magaling magbasa sa beam. Nakikita ko lang yung as a I will just comment here sa balance beam as an spectator view of point. Dapat, nakita nyo kanina, si Shang Kenying, ganun dapat. Precise dapat ang mga landing. Ang split, precise dapat. Every transition, you should have a precise landing here. Walang gewang, walang wobble, walang hesitations. Pulido, para magkaroon ka ng podium.
yung dapat ang magawa ni Aliyah Fennigan. At least, ang panahon ni Aliyah Fennigan dito ay ang executions. He should have to do it well here sa executions. Waiting for the judges to have ng magkaroon ng signal to start. Hintay ang tubig. Again, if you are liking this video and this live stream, please hit like button and subscribe. Hit like button and subscribe. You can also send me some support sa GCash. Nakapin po ang comment. Thank you very much. Wala tayong monetization dito, kaya kayo lang inaasahan ko. Salamat. That is a good mounting. Napaka-lovely na talaga watch ni Aliyah Fennigan. Hindi dahil Pilipino, kundi ang ganda niya. Woo! Beautiful. Come on, Aliyah. That's a good one. Wow, precise landing. Great job, Aliyah. Nice split in the air. Great job. Smooth landing. Secured. Huwag lang mahuhulog. God willing, walang hulog na mangyayari. At hindi may injured. In her very best. She's having a very well executions here. Oops! Karong hesitations doon. Deductions para doon. Come on, Aliyah. Whoa! That's a secured landing! Great job, Aliyah! Great job! So lovely to watch. Although the level of difficulty is not that high, the same as with Chinese, pero it was well executed. It was lovely to watch. Such lovely to watch talaga kay Aliyah. Ang galing. Nakaka-proud. We now have here from Japan. I think he is Takeru Kitazano. Am I right? Yes, Takeru Kitazano of Japan. The third best on qualifications with a difficulty of 6.2, ladies and gentlemen. The challenge for him is to execute well. The same execution score with Carlos Yulo. But if he can increase his executions, pwede pang... it will be an open door for him for podium. Great transitions. Secured handstand. That's great job. Taking his time, but nag-open ang kamay. That can be considered as adjustment. Great height. Well secured handstand. Ayun, pangit ang handstand yun doon. Taking his time. That's very good. That's nice. Ay! One whole point deduction! Sana okay lang siya! Oh my god. Hope okay lang siya. Ang sakit na sa likod ah. I hope Takeru Kitazano is fine. So this will be an open door for other gymnasts. Para magkaroon ng podium. Mawawala sa podium si Takeru Kitazano. Mahal na mahal ko pa naman siya. 12.833 score ni Aliyah Fennigan. Pang ilan na si Aliyah Fennigan? Pakicomment down below na lang. From the Republic of Korea. 6-0. He's 6 from the qualifications. 5.8 level of difficulty. 13.266 and score ni Yong Do-hyun. She is Yeon Do-hyun of Republic of Korea. Good split. Pero kanina nagkamali siya.
mas mataas ang level of difficulty niya kaysa kay Alea Fenigan eh. Double spike. Ouch! 1 whole point deduction. Oh my god. Sana okay lang siya. And now we now have here from Japan. 2-2-0. Hindi ko mahanap ang... Bakit ano? Ah, okay. Japan o China? 2-2-0. Bakit wala siya dito? Okay. Oka Shinosuke of Japan will perform now on parallel bars. With a difficulty of 6.4, 0.1 difficulty higher than the difficulty of Carlos Yulo, but he has a lowered execution score of 0.166 lowered execution score than Carlos Yulo. Kung malilinis tonish ni Oka ang kanyang execution sa parallel bar, pwede siya mag-gold dito. The gold medalist sa all around, he is also qualified for world championship as an individual all around apparatus and sa all around din, yeah, sa all around tsaka sa individual apparatus qualified siya na mag-compete sa world championship. Oka Shinosuke of Japan. World champion din siya noong 2019 as a junior. Wala, di ko siya masyado nakita sa ano eh, sa World Cup Challenges tsaka sa World Cup Series. This is his debut also as a senior level sa Asian Championship. Second best on qualifications. Again, let us welcome Oka Shinosuke of Japan. 6.4 level of difficulty. 0.1 higher than the difficulty of Carlos Yulo. Tingnan natin, God willing, mag-imayos ang kanyang mga executions at hindi siya ma-discrash siya. That is a good transitions. Ah, nag-adjustment. 0.1 deductions for that. Arcing, 3.1 deductions. Oops, ah, hindi magandang handstand niya doon sa transition na yon. That is a good handstand, taking his time. Ganyan dapat, hindi nagmamadali. Great handstand sa one rail. Good job. Beautifully done. Mga transitions. Ouch! Pangit ang landing. Ang baba. Ang baba ng ano. Baba ng chest. Nag-pike talaga siya. So, mababa ang chest, nag-pike positions. Hi, this will be an open door for Carlos Yulo para magkaroon ng good score or ma-challenge ang podium medal. Meron naman tayo from... Yao Qingchong of Chinese Taipei, 9th best. Lao Yichun, 9th best in qualifications, 4.9 level of difficulty, 12.666 ang kanyang score ng qualifications. Great start. Secured the mga landings after the splits.
Sayang. 1 whole point deductions for that. Although hindi ganun kataas ng difficulty, kung hindi sana siya nahulog, maganda ang pinapakita niya. That is a good execution. Congratulations for Liao Yichun of the Chinese Taipei. Nice one, nice one. So 15.133 Oka Shinsuke ang score. Nung qualification, yung score niya dito, so mas mataas na ang score niya kay Carlos Yulo. Nung qualification, si Carlos Yulo, 15.066 ang score ni Carlos Yulo. Well, ang challenge kay Carlos Yulo is maiangat siya pang score sa parallel bar tulad nung sa World Championship score at sa World Cup na 15.3 and 15.4. 15.266 score ni Carlos Yulo ng World Championship, 15.4 naman ng World Cup cut boost. Pero nag 14.9 siya nung SEA Games. At nung sa Doha rin, ganun din. I hope na wag mangyari ang ganun. Mabawasan yung mga arcing. Walang arcing, walang... Nakakaba kasi tinan mo daming tao. Si Carlos Yulo, napansin ko lang pag maraming tao, ganitong crowd. Medyo kinakabahan siya. Huwag na rin yung mga Chinese. Pero I hope na maging okay sa kanya. But may mga, syempre, may mga personal problem din yung tao. It affects to his performance din. Hope that all things will be good. Kung nilalab nyo po, if you are liking this channel, this live stream, please click the like button and subscribe. Please click the like button and subscribe. Bakit naman matatakot sila, Yulo eh, mga world-class gymnast din sila, kaya nga. For sure, secured ang Pinas sa bronze sa balance beam. Wow, taas ni Oka, yeah. Hi Joy, Apat, kumusta? Thank you very much. And also, if you are liking this channel, please like. Like po. Pag-hit po ng like button. Habang wala pang competition, please click the like button. And also, you can send to me your support sa GCash. May GCash number dyan. Nasa, nakapin. Wala tayong monetization dito. Panagdag lang sa kasal. Pang budget lang. Kahit 5 pesos, 10 pesos, carry na yan. Masaya na ako dyan. More like, please, please like the video, 375,000. Thank you very much, Luigi. Na-receive ko na ang GCash mo. Salamat, Luigi, Nonesa. And we have here Lee Junho of Republic of Korea performing on parallel bar. Sorry, it's Ryo Songhyun. Ryo Seung-yeon, 8th best on qualification with 5.6 level of difficulty, 4.0 ang kanyang score noong qualifications. Good ang handstand. Ups, natigil siya doon, natigil ang kanyang rhythm. That will be deductions. Sayang. Oops, karoon ng problema sa kanyang handstand doon. Nagbubble lang ka-slide. Ah! Great job, great landing from the Republic of Korea, Ryo Songhyun. Thank you very much, and that is a javelin from the Philippines, Emma Malabuyo, the lovely Emma Malabuyo of the Philippines. Emma Malabuyo of the Philippines, the 13th best on the qualification, 4
2.4 ang difficulty ng qualification, 12.3 score niya. First reserve. Pag ikaw ay USA gymnast, talaga makita mo ang sigla. Saya sa ginagawa mo eh. Wow, that is a secured landing. Emma Malabuyo. So great to watch. Very lovely to watch. Great split, secured landing. Ini-enjoy niya ang kada ginagawa niya. Itong pagkakaiba ng Pilipinas sa mga Chinese. Masaya kumilos ang mga Pilipino. Ang mga Chinese naman, napakaseryoso. I love the smiles. UCLA, na si UCLA ang ano eh, ang kilos. Oops, oh, wag ba to ba? That, yeah, great, but that can be considered as fall. But okay lang yan. Still very good. Kinaban siguro si Emma. That's very good. Such lovely to watch, Emma. You did it well. You did great. And thank you very much for representing our country, the Philippines. So lovely to watch Emma Malabuyo. That is his coach from USA. Dinala niya talaga. The next to perform for parallel bar is from 12 championships medals collegiate system. 14 from Vietnam. Phuc Hai. The 9th best on qualification, difficulty of 5.5 during the qualification, 13.93, his total score in qualifications. Ay, sayang. That is considered to be a mistake. Good handstand. Sayang, nag-separate ang legs. Nag-adjustment, 1, 2, 3, deductions para doon. Wala nang pag-asa. Adjustment ulit, 1, 2, 3. Daming mali. Bababa ang scores niya dito. Dapat mag-expose ang mga Vietnamese. Vietnam gymnasts should be exposed more on international competitions. They are very well, very good in gymnastics, but they need more exposure in international competitions for them to be used in this kind of crowd in a high level of competitions. I think great job, Vietnam. Thank you very much for representing Southeast Asia. And we are very proud of you. Hallelujah. That is Phuc Hai Nguyen. If you are liking this channel and liking this live stream, please hit the like button and subscribe. You can also send Gcash sa ating support. 12.166 ang score ni Emma Malabuyo. Ang score niya nung qualification is 12.3. Nagbaba. Congratulations, Philippines, for the golds of vault. And we now have here from, he's from Singapore. Hindi ko alam pangalan niya. She's Nathan Nadine Joy. 11th best in qualification, 4.9 level of difficulty, 12.433 total score in qualifications. Please hit the like button and subscribe. Thank you very much for subscribing. I hope you will like and click the like button and send a little bit support in Gcash. Thank you. Salamat sa mga nag-send po ng support. Kahit 5 pesos, 10 pesos, masaya na po ako. Sorry. Dismount coming here from Dean Joy Nathan of Singapore. That's great job. What a great display. Great display for our
women from Singapore, Nathan, Joy, Nadine. Great job! Ang ganda ng pinakita niya, secured landing, although the level of difficulty is not that high, pero all the landings are secured. Now we now have here Carlos Yulo of the Philippines, the first best in qualifications. The challenge for Carlos Yulo, for him to be in goal position here, he should have a secured executions. He should not have a hand separations or hand adjustment. He should not have a wobble in his handstand. He should not have an arcing. That is his very best chance to be on the gold positions. And we are praying na maging that he will replicate his executions. Bro, I hope you will be happy. Bakit hindi ka happy? I hope he will have the smile, not to be so serious. Take it easy, bro. At his very best, he can score 15.4 at his very best. Pero kung tama lang ang kanyang pakiramdam, may mga nararamdaman, 14.9 ang nakukuha niya. I hope Carcillo is at his very best here. Sana God willing, bawi siya dito sa score at hindi siya pa-apekto sa nangyari kanina sa vault. But congratulations for your gold medal sa vault. Good one-handed handstand, perfect executions, walang galaw-galaw. Very good in his handstand in these transitions. Toes are well pointed, no leg separations. I believe Carlos Yulo is at his very best here. Thanks time, walang bubat, tsaka walang arcing sa handstand. Such a masterclass. Good job sa handstand. Great job, Carlos Yulo. Holding well sa parallel bar. I believe he will have a score here of 15.4. He is at his rhythm here. Nakuha niya ang momentum. Carlos Yulo is in momentum here. Great catch up. That is wonderfully done sa handstand. Great transitions. Steady. Wow! This gonna be a goal position for Carlos Yulo. Woo! High level of chest, secured landing, walang adjustment sa paa during the landing. This gonna be a goal position for Carlos Yulo sa parallel bars. Such a masterclass. For an Asian championship level, this week gonna be good. From the Republic of Korea. Shin So-ji of the Republic of the Korea, the fourth best on the qualifications with 5.7 level of difficulty, 13.5 ang score niya ng qualifications. Pa-comment down below na lang po ng mga nangyayari, ng score ng mga babae. Wala kasi akong isang gadget para ma-check sila. That's great job! Secured landing! If you are liking this channel, please hit the like button and subscribe. Please hit the like button and subscribe. Ouch! Sayang! Ang sakit! Sko! Ang sakit! I hope she is okay. Sko! Masakit yun ha! Gitnang-gitna eh. Hit the like button and subscribe. Hit like po and subscribe. And you can also send some support sa GCash. 5 pesos, 10 pesos. Keri na. The Kenaman, mga kababayan. Ang ganda niyan mga excuses niya. Pero mukhang nasaktan siya doon. I hope she is fine. This is what you call an athletic mind, athletic heart. Kahit nahulog na, go pa rin, compose pa rin. That is a very good attitude. Double pike dismount. Great job from the Republic of Korea. Shin So-ji of the Republic of Korea. 15.266 on gold position kay Carlos Yulo. Wow!
Kasi ang matindi niyang kalaban dito, si... Matindi niyang kalaban dito, si ano... Si Oka Shinsuke. Down na si Oka Shinsuke. Meron pang hadlang Yinde Hang. Yinde Hang of the People's Republic of China. Lan Xingyu of the People's Republic of China has a level of difficulty of 5.6, 7 best on qualifications, 14.03, 3 ang kanyang score ng qualifications. Ah! Ow! Ay! 0.2, 0.5. Deduction sa po doon. Dami. Sayang. Mas magaling talaga ang Philippines kasi sa China. Thank you very much, Carlos Yulo. Na narito ka. You are representing our country to defeat the Chinese people from gymnastics. Philippines may not be winning on South China Sea, but we are winning on gymnastics against China. Okay na to. Masaya na to. The catch-up is good. That's a good transitions. Secured handstand. He is very well in his routines. May mga problema lang. But kahit nagkamali siya, the good thing about Lan Xiongyu is naging composed pa rin siya after the routines. At that is the heart of an athlete. Great job, Carlos Yulo. Gold position na. Yinde Hang, nag-perform na ba si Yinde Hang? Yeah, we are still waiting. The last to perform, Yinde Hang is still on gold. Carlos Yulo on silver medal, secured position. Oka Shinosuke secured on bronze position, still on third position right now. Yinde Hang. Ah, oh, okay. Yinde Hang. Okay, gold medal position na. Bakit pito lang? It should be 8. Congratulations, Philippines, for the gold. Congratulations, Philippines, for the gold medal for Carlos Yulo. Yes! Congratulations, Pinas! Magbunyi tayo! Dahil nagbunyi tayo, bakay naman, Gcash naman dyan, 5 pesos, 10 pesos, carry na. Please hit the like button. Tapos sa si Yinde Hang, yeah, hindi ko na napanood, salamat. Masyado na ako na preoccupied, thank you very much. Salamat sa, ano, gold na si Yulo, yes! Gold for Carlos Yulo. Meron po ditong, ano, emoticon. Sa baba, 100%, heart, smile, heart, tapos 100%. You can hit that po. Please click the like button and subscribe. And you can also send GCash para sa ating support. 5 pesos, 10 pesos, carry na po. Okay, gold na po si Carlos Yulo. Congratulations, Carlos Yulo. Gold medal, Philippines. Congratulations. And we have here for the let's review for okay, punta na tayo sa high horizontal bar para ding nag all around si Carlos Yulo dito. Sa horizontal bar, actually the highest ang pinakamataas sa horizontal bar na pwedeng maglaban-laban po talaga is Karimi Milad of Kazakhstan, 6.3 level of difficulty. Kita Sano Takero, 6.1 level of difficulty. So Wei Di of China, 6.0 level of difficulty. And Chan Hao of China, 6.4 level of difficulty. Carlos Yulo is having a 5.4 level of difficulty. His execution score during the qualifications is 8.066. Ngayon, kung si Carlos Yulo, sabihin natin mag 9 ang kanyang execution score, magiging 14.466 ang kanyang score or 14.5. Sabihin natin mag 9. Pero walang nakakanay masyado eh. Pero cross finger mag 9. That's Alea Fenigan. So lovely to watch. Thank you very much for representing our country. Sexy, napakagandang babae, napakabait din.
Mahihirapan po si Carlos Yulo na mag-podium dito. Maybe bronze. Probably bronze. He can challenge Kitasano Takeru of Japan with a 14.466 score. If his execution score will be 9.2, 9.3. But kasi itong execution ni Carlos Yulo sa high bars, ano to eh. Ito din yung executions niya during the SIG, all around consistent siya sa executions to. Ngayon, paano tataas ang execution score ni Carlos Yulo, ang difficulty ni Carlos Yulo? He should have to add the straight catch up, straddle catch up, and Cassina. Right now, Carlos Yulo is doing the Coleman and Kovac, two releases only. If ever Carlos Yulo can add straight catch up, straddle catch up, and Cassina, kahit straddle catch up, straight catch up, okay na, panagdag sa Coleman and Kovac. But if he can add 5 releases here, he can be a good contentious para sa horizontal bar. And it's a horizontal bar final. And will be started with the 5th best in qualification, Okashinosuke. 5th best in qualification, Okashinosuke. Team Serbian medalist from the People's Republic of China. Su Wei Di of the second best on qualification, 14.8 ang score ng qualifications. From Uzbekistan, 7th best on qualifications, Ram Sujon, 4.6 level of difficulty. Chan Hao of the People's Republic of China, 6.4, ladies and gentlemen, level of difficulty in qualifications. From Chinese Taipei, Li Chi Kai, gold medalist in pommel horse in Tokyo 2020. Takeru Kitasano, our favorite. Third best in qualification, 6.1 level of difficulty during qualifications. Carlos Yulo of the Philippines, a superstar of Southeast Asia. He got 5.4 level of difficulty in qualifications, 13.466 ang score niya. Milad Karini of Kazakhstan, 4th best of qualifications with 6.3 level of difficulty. He was a medalist in World Cup Challenge, this World Cup Challenge series, this recent month. Ang maglalaban-laban talaga dito ay ang China at Japan at sa Milad Karini. Pero ang pag-asa ni Carlos Yulo para mag-podium dito is mag-angat, magkaroon ng 9, at least 9, 9.2. 9 ang execution score, pero wala talaga pa nag-9 ng execution score. Pinakamataas sa execution score dito, si 8.7. If there is a history ng execution score na 9 sa World Cup and World Cup Challenges this year, wala pa akong nakikita eh. How about Hashimoto Daiki from People's Republic of China? Lin Kenhyang sa floor exercises. Lan Qing. Aleya Fenegan of the Republic of the Philippines, 7th best in qualifications, 4.8 level of difficulty. QU1, 3rd in qualification of the China, was having a 6.2 level of difficulty. Emma Malabuyo of the floor exercises, the first reserve in this competition, 13th best in qualifications with 4.4 level of difficulty. From Thailand, Yom Do Yon of Republic of Korea, Lee Soo Yon of Republic of Korea, 12 best of qualifications, 4.9 level of difficulty, Shin So Yi of the Republic of Korea, 4th best in qualifications with 5.7 level of difficulty.
From Chinese Taipei, Liao. Chinese Taipei of Liao. 9th best in qualifications with 4.9 level of difficulty. So ito na mga gymnasts, they are going to proceed for their floor exercises. At sa horizontal bar naman, 6 minutes warm up. The first four gymnasts. Claim na natin, yes, Philippines, mananalo si Yulo pag may nahulog. Yes, babawi sa Emma, pag may nahulog, tala, mananalo si Yulo. Pag may nahulog or yung qualification ni Yulo sa execution, mag 9. Sagad na natin, classmate, yung dasal, dasalan. Welcome very much. Oy, Haney Lasia, Duran, Hernan Duran, Adele. Shoutout muna tayo, Les Lambon, Kuanyo Star Shoes, Anonymous, Adele Agtarap, Barry Felicio, Leeds Lambon, Daniel Federian, Hernan Duran, Luigi Lonesa, Nuro, hi bro! Kumusta? Nice to see you a while ago, sir. Daniel Padrilan, Adele Agtarap, Luigi Nonosa, Daniel Padrilan, please click the like button and subscribe. Calling to all 384 watchers now. 384 watchers. Please like and subscribe and share. Please like, subscribe and share po sa lahat ng 378 watchers right now. And also, you can also, and Kylie pala, yes, World Champion si Kyle. Nalaban siya, but they have to increase their level of difficulty. Shout out kay Hate Mediocrity, Rager. Shout out natin kayo. You can also send support sa GCash po natin. Nakapin siya dito sa comment section. 0917-319-6380. 0917-319-6380. Konting support lang, 5 pesos, 10 pesos, carry na, masaya na po ako dyan. 378 watching. Please hit the subscribe and like button. Calling to all, nakananawagan po ako sa lahat ng 376 watching right now. Please click the like button. Please click the like button. Please click the, hit the like button po. And subscribe. Go Philippines, go China, go Japan. We love you all. And also we have here from Thailand, Sawadikap. Aray, laikap na, ikap na. Alea Fenigan also for the win. And of course, maganda kay Alea Fenigan yung talagang. Also please, hindi ko masasabi yung score ng mga girls, but I can update you sa scores ng mga boys. Kasi dalawa, isa lang ang available na gadget ko na free. Share po natin, kapaguran na si, walang kapaguran si Yulo. Yeah, walang kapaguran si Yulo. Post the background music sa, ah sorry po, Kuanyo Stratius, I cannot do that, na i-post yung music kasi po may copyright po yung music. Pag kinaplay natin yung copyright sa music ng ano, yung sa floor, ibablock po yung video kahit 1 minute lang po siya. Sorry po, moderator po kasi ako sa dalawang channel ng kaibigan po ng stream. Wow! Thank you very much. Share, share, share po natin to. Sorry po ha, hindi ko talaga pwede ma-play yung music sa floor. Kasi, ano po, may copyright talaga siya. Alam nyo po ba, nag-live tayo kahapon. May music na 1 minute. Nakalimutan ko i-post. Copyright agad siya. Sayang. Kung pag ma-on yung monetization, ang hirap pa naman mag-adjust ito. So we now have here. From the Qin Yuan of the People's Republic of China. Great job. Great tuck. Sayon somersault. I'm very sorry that we cannot play the music sa floor. Dahil po, malaki po ang copyright talaga. Ibablock ng YouTube yung video. Dahil sa copyright music po.
Nice. Oh, sayang. Kamali doon. Sa landing, masakit sa paa yun. Ito guys na lang. Wow, oh, sayang. That will be deductions. That will be an open door for Leia Fenigan and Emma Malabuyo sa floor. She has the difficulty of routines, pero ang dami niyang deductions eh. And that will be an open door for Aliyah Fenigan and Emma Madabuyo to do great. Pero huwag papakampante kasi anong nangyayari, kapag makita nila yung ta-performer nagkakamali, nagiging kampante yung mga gymnast, mas lalo sila nagkakamali. Oka Shinosuke of Japan, gold sa all around. Fifth best on qualification with a difficulty of 5.5 during qualifications. 14.2 ang score ng qualifications. Great swing, malinis. That is well done. Straight catch up, nicely done. Straddle catch up, nicely done. Yun ang dapat gawin ni Yulo at arali niya yun. This is the same where for him to be in the podium, he should have a Coleman at least. Great job kay Oka Shinosuke sa kanyang dismount. Napakaganda. We love it. Great job. High level of chest. That is a good difficulty. Pero pang all around lang. Hindi talaga siya pang specialized apparatus na mga catch up. 12.133 ang score kanina na Kiyang. Top qualifier, Shang Ken Ying of the People's Republic of China. 5.4 level of difficulty. Execution score of 8.133. Wow! Ang galing! And that is a very difficult routine. I'm sorry na hindi ko na nipili masyado yung music ng floor kasi copyright po talaga. Grabe, mag-copyright ang YouTube sa music. If you are liking this live, please hit the like button and subscribe. Hit the like button and subscribe. You can also send me some GCash, 5 real pesos, 10 pesos. Masaya na po ako doon. Counting support lang. Thank you very much. Wow! Some a little bit of hoop there. But very good ang kanyang double pike. Ibang klase. Great split. Malinis din ang mga kilos niya. Kulang lang sa sayaw at kulang lang sa smile. You should be also charming here sa floor. May score kasi yan eh. Kung sa charming lang and smile, sa ganda, padalo ng Pilipinas sa floor. 14.366 kay Oka Shinosuke. 201. We now have here from the People's Republic of China, Su Wei Di. Second best on qualification, 6.0 level of difficulty. Malinis ang mga swings. There is no bending of the hips and thigh. Wow! That is glorious executions.
straight catch up. Ay, nahulog siya. This will be a one whole point deduction, an open door for Carlos Yulo. If his score was 14.8 during the qualification, it may be 13.8 now. In Carlos Yulo, 13.4 nung qualifications. Medyo mahirapan pa rin habulin kahit nahulog siya. Carlos Yulo was for 13.466 during the qualifications. Coming back again. This is the ito rin ang ano debut ni Su Weidi as a senior level. Kasi na ay nahulog naman, another one whole point deductions. Maaring siya ay nag another, so magiging score niya lang. It's possible the highest score is 12.8 na lang. This gonna be a good door for Carlos Yulo if there. Pero meron pa si Takeru Kitasano, tsaka si Milad Carini. Marami pang matataas ang score. But I'm not giving you a false hope. I'm not expecting Carlos Yulo to be in podium here. Sayang, nag-practice sa gym. Tapos mamamali ka lang dito sa finals. Pa-comment down below na lang po yung score ng mga babae. Kasi di ko na siya makita. Dismount na. Feeling ko nagkaroon na si Su Weidi na ano siya, na fatigue siya. Pag napapatig ka talaga sa dati pa. Sa mga dati. Yun lang yan. Ay! Aliya Penigan! Woo! Of the Philippines! Gumagamit kasi ang US ng mga ano eh. Time bronze medalist at these championships, Aliya Finnegan of the Philippines. Best qualification, 12.933. Oh, i-off ko talaga yan. Masyadong copyrighted yung music na yan. That's great job. Woo! Secured landing! Yes, come on! Let's go! I-off ko na po ang music. Super copyright yung music na yan. Piniplay yan sa mga billboard. So lovely to watch Aliya Finnegan. Great job Aliya Finnegan for that. Grabe mga split. Precise ang mga landings. So clean to watch, lovely to watch. I love her dances here. Nakakatuwa lang talaga panoorin si Aliya Finnegan. Although the level of difficulty is not that high compared with the Chinese, but the precisions in the landings, precisions in the movements there. Woo! Great job, Aliya Finnegan. Grabe mga tao sa crowd. Yes! That's it! Aliya Finnegan of the Philippines! Such lovely to watch Aliya Finnegan. And she is qualified for World Championship, and that will be the debut of Aliya Finnegan for the World Championship, and God willing for the Paris 2024. But the challenge for her is to increase the level of difficulty to secure a podium medal on World Championship and Olympics. As of now, the level of difficulty of Aliya Finnegan in floor is 4.5. If she wants to secure a podium on World Championship and Olympics, she should have at least a 5.1. At least 5.1 level of difficulty, while she still has having 3 months to prepare herself to increase yung level ng difficulty niya sa floor. Basa muna tayo ng mga comments. Please hit the like button po. Galing ang true Adele Agtarap. Ang finesse ni Aliya Finnegan. At ang ganda niya, ang sexy niyang kumilos, napaka lovely to watch. Mataas din ang score niya doon eh. Kaya ang level kanyang executions doon Adele is 8.4.
higher than the execution score of Chinese. Now we now have here the from Uzbekistan. 0.866 for Suwede. We go to Rasuljon Abdurrahimov. Milwaukee. Gym has to produce the best execution. Excuse me, Milwaukee. Straight catch up. Straddle catch up. Abdullah Simnov, he is the 7th best on qualifications. He's doing well here. Maganda mga swings, 4.6 level of difficulty. Nag-separation ng legs, deductions yun. To the dismount, great dismount, high level of chest. Great job from Uzbekistan, Abdurakhimov. Rasul, ang hirap pa sa pig kasi ng pangalan, Rasuljon. We have now here Emma Malabuyo of the Philippines. The lovely Emma. 966. Finnegan has gone into third place, 30.23. Sorry that I cannot play the music. To the lead, this is Emma Malabuyo. Copyrighted yung music na yan, piniplay yan sa billboard. Great job for the tack positions, Emma Malabuyo. The 5th best on qualifications, 4.9 level of difficulty. Ang ganda ng split, very lovely to watch. Yes! That's it, baby! Ang galing! Nakaka-proud si na Emma Malabuyo at Talia Fenegan. See? The energy is there. Makita mo talaga yung sayaw. That is a good score. Sino magsasabing payat lang ang magaling sumayaw? And those are having a good muscle. Double pike. That's good landing. Secured and landing niya. Stick to the floor. I love the dances of Emma Malabuyo. Very UCLA. Woo! Great job, Emma Malabuyo. From Mountain View, California to the Asian Championships for the Philippines. So, lumalaban siya sa UCLA representing California. To make them proud. We now have here from the People's Republic of China. 0.866 for Suwede. Suwede kanina. Grabe, gonna be an open door for other gymnasts para magkaroon ng podium. 202. Tian Hao, the first best in qualification. 6.4, ladies and gentlemen. Level of difficulty, 15.1 ang score niya noong qualifications. Very difficult ang mga ginagawa niya ng qualifications. Let's see here, God willing, he will be fine. That is Kasinov, nicely done. It's you or two there, threw it well. That's good. Great catch up, ang hirap ng mga catch up niya. Straight catch up. He will have the straddle catch up. Tapos na mga catch up niya. Great routines. His skills are very difficult to beat. Great job! Great job! Great job, brother! This must be a gold performance, golden performance of Chan Hao. This must be a secured gold routines for Chan Hao. 6.4 level of difficulty. Execution must be great here. Now, the gymnasts are having the 6 minutes na warm up. Second and third best of qualifications is narito, magperform sila. So, basa muna tayo, shout out. Kuanyu Strashus, Silver Malabuyo, Bronze Fenegan as of now. Oh, second na si Malabuyo, third si Fenegan. Yeah. Sa ladies,
ang babantayan. Second place. That has changed. 13.166. Malabuyo, second place. Malabuyo goes into the silver medal position and she is in a very healthy place. Very healthy place ang score ni Emma Malabuyo. Kung dito na ninyo masyadong magkalapit doon sa Chinese, pwede mag-podium si Emma Malabuyo dito. Si Korea, 13.166 during the qualifications. Meron din si Yoshi Yujo ng Korea, 13.033 ng qualifications. Si Thailand din, 4.9 ng qualifications. Si Indonesia, 12.766 ng qualifications. Ano po yung score ni... We now have here 650. From Thailand, sa Siwimon, 10th best in qualifications, 4.9 is her level of difficulty, 12.8 ang score ng qualifications. Panoorin natin ang kanyang routines. Great job! Ganda ng mga split, secure din landing, pero kulang lang sa smile. At sa sayaw, medyo hindi ko gusto ang sayaw niya. Masyadong seryoso. That's great job. That's great job. Ang ganda, beautiful to watch. Medyo mabigat lang siyang panoorin. Kasi may score kasi yun eh. Yung pagiging charming sa floor. Dapat may puso ka rin sa pagsayo sa floor exercise mo. Wow! Hirap! I-off natin to kasi ang Thailand matindi ang copyright nila sa music din. Ouch! Ang sakit! One whole point deduction. Great job, Thailand. Right at the end, yung pinaka-last na executions niya, kung saan ka ba matatapos nung ka nagkamali. Carry lang, but that is a job well done. Thank you for very much for representing Thailand. Sa Siwon, and ngayon, Chan Hao, ano nangunguna sa horizontal bar ng China. Malabuyo, second place pa rin sa floor. If magsi second place pa rin si Malabuyo after nito, Li Chikai of the Chinese Taipei, gold noong Olympics sa pommel horse. 10th best on qualifications, 5.2 level of difficulty. Straight catch up. Nicely done. Straddle catch up. Legs are well. And another straight catch up. Wow. That's nice. Well extended ang mga legs. Siyempre dahil pag pommel horse specialist ka naman talaga, maka-practice mo yung pagka-straight ng mga legs mo. And to the dismount. Great job! Pero mababa lang ang chest niya during the dismount. But still a great job for Li Chikai. Job well done for Chinese Taipei. The next to perform on the floor is 6-2-1. From Republic of Korea, Lee Yeon-seo. She got a score of 13.166 on qualifications, 5.1 level of difficulty. Lee Yeon-seo of the Republic of Korea. You should have a good execution here if you want to challenge the podium.
That's just a good landing. Grabe ang ingay ng mga crowd. Wow! Pero medyo mababa lang yung level of chest during the landing. That's nicely done. So lovely to watch also. I love her smile here. I love the energy. Great job! Yes! Nakakatuwa lang panoorin ng mga Koreans mag-floor. To her final. Ah! Sayang! Sayang doon. Very well. Nakaka-impress. Sayang lang sana yung landing pero napakaganda ng pinakita niya. Ang disappointed siya ginawa niya, oh. Pero carry lang. Masaya pa naman. Thank you very much, Korea, for that. That is Lee Yeonseo. And now we have Takeru Kitasano of Japan. Takeru Kitasano was the third best in qualifications. He scored 14.433 noong qualification, 6.1 ang level of difficulty niya. He has a chance here na mag-gold if he can have, if he can show a more precise executions. Let's welcome Takeru Kitasano. Sa swings, dapat meron ka ditong, you will should have a good rhythm here. Oops, nagkaroon ng problema sa handstand doon. Wow. Kasina. Grabe. Cool man. Nicely done. Can we have a straight catch up? Straight catch up? Wow, that is very difficult. This is a very difficult routine. Tapos ang catch up niya. Yes, tapos na yon. Swings na. Nicely done ang mga swings. May problema na sa mga handstand. So, the dismount. Ouch! One whole point deduction! Oh my God. At the very end! At the very end! If you did it well, it was a very great routine. During lang sa landing at the very end. Sayang. We should... Japanese is our friend here because Carlos Yulo, ka-team niya si Takeru Kitasano. Ka-team niya yung mga Japanese na narito. Those are teammates of Carlos Yulo in Japan. For All Japan, they are the grand winner and gold medalist in All Japan. We now have here from the Republic of Korea. Shin So-yi, the second best in qualifications with difficulty of 5.2, 13.233 score ng qualifications. Great landing, stick to the floor. Tapos ang level of chest niya doon. Nicely done, but sizable hoop. Again, if you are watching this channel, if you are liking this live stream, please subscribe, hit the like subscribe button, and also the like button, please subscribe and like this channel. Subscribe and like, you can also send GCash sa 5 pesos, 10 pesos, masaya na ako doon. Keri na, salamat sa suporta po. That is a secured landing. Well done. Executed well. Mataas ang laban niya.
Wow! Those double pike and layout, such beautiful. Great job, Korea! Yin Seo Yi of the Republic of Korea, job well done! Well, if they want to challenge, yung floor, kailangan magkaroon sila ng difficulty na 6.0, 5.8, 5.9. If they want to challenge the women's sub World Championship at Olympics, dapat ganun ang difficulty nila. 6.0, 5.8, 5.9 dapat. Carlos Yulo of the Republic of the Philippines. Gawiling malinis, linisan lang ni Carlos Yulo dito ang kanyang executions, and that will be great. Carlos Yulo is the 9th place on the qualifications with a level of difficulty of 5.4. Ang mga catch-up niya dito is Coleman and Kovac. Di pa siya nagdadagdag unless magdagdag na siya. Nice, Kasina. Ay, sorry, it's Yamawaki. Wow! Double pike! Double pike! Is it the Kovac? This is the Kovac! Double pike Kovac! Nag-increase siya ng difficulty. That's good. Swings are good. Yung rhythm niya maganda rin. Mahirap gawin ang double pike na yon. Dismount, very good! Woo! High level of chess, it is a very well executed routines. Hindi ganun katas ang difficulty, but very well executed routines with the three releases. Ang ganda. But if he can just add maybe a Kasina and also those catch-up, straddle catch-up, straight catch-up, he can have a more good score here. But great job for Carlos Yulo. That is very well done. Yung ang linis ng mga galaw, yung landing, napakaganda. Great job. Big respect for Carlos Yulo here. From Chinese Taipei. Nag-perform na dito. Liao Lijun is 6th place on qualifications, 5.0 level of difficulty, 13.033 score niya nung qualifications. Good job. Na-secure niya yung landing na doon, muntik na matumba, but that is a well done. Great job! Nicely done! The good thing about the Chinese Taipei, hindi niya man naayos sa maigi, mababa ang difficulty, but it was a good job and well done. Hindi nagkamali. Now we now have here Milad Karini of Kazakhstan, finalist. He is also an Olympian and World Championship finalist. Milad Karini of Kazakhstan is the 4th best in qualification with 6.3 level of difficulty, 14.366. Maybe he will win this. Carlos Yulo is still now on that. Ay! One whole point deduction! Aha! This might be an open door for Carlos Yulo to be on the bronze position. This might be. One whole point deduction.
if one whole point deduction, Milad Karini was had score 14.4336, magiging 13.366 na lang ang score niya. This is a secured bronze medal na for Carlos Yulo. Congratulations Philippines, bronze na po to si Carlos Yulo. Congratulations China, Chan Hao. That's kasi na, and another. Ito ang mahirap kay Milad Karini. Masyado siya naging Instagram, masyado nag-model, hindi na masyado nakapag-practice, kaya palagi nahuhulog sa finals. Napapansin ko lang po kasi, grabe kasi sa Instagram niya, makikita nyo, grabe yung mga endorsement, pero sa finals, this is the result of not concentrating too much with a lot of things. That will be 12. This is a secured bronze medal for Carlos Yulo. Congratulations, Philippines! Bronze medal na po si Carlos Yulo. Congratulations, Philippines! This is a secured bronze for Carlos Yulo. Yulo, bronze for high bars. Congratulations, Emma! Oo, you can check the Instagram of ano of Milad Karini. Sobrang paghuhubad, endorsement, parang nagkukulan ng practice. Bihira ako makita na nag-post ng mga practice niya. Puro endorsement, paghuhubad ang pinapractice niya. And that is the cause of not having a lot of practice. It's great job for Milad Karini. I hope Milad Karini can learn from these mistakes. I hope Milad Karini can practice more. He is being qualified for finals, but during finals, he is always having a trouble on floor, trouble on high bars. That is the reputation of Milad Karini. I hope Milad Karini can have this. Carlos Yulo, congratulations for your bronze medal and another medal for Carlos Yulo. Gold for parallel bars for Carlos Yulo. Gold for vault and bronze for horizontal bar. Gold for floor exercises. Eva Malabuyo of the Philippines for silver medal. Congratulations, Aleia Fenegan for the 4th place. 12.906. Ang sabi ko nga sa inyo, kung gusto nila na ma-challenge ang podium ng World Championship at ng Olympics, sina Emma Malabuyo at sina Ali Fenegan should have a score of 6.0 sa floor, ha? Huh? 6.0, 5.8. I would love to tell to you the score and difficulty of during the last World Championship ng mga babae. The gold medalist was Gadirova Jessica of Great Britain, 6.0 difficulty. Charles Jordan of USA, 5.8 difficulty. Rebecca Andrade of Brazil, 5.9 difficulty. And yung fourth place si Jade Carey, 5.9 level of difficulty. The rest, 5.7, 5.6, 5.3, 5.3. Kung gusto ni Aleia Fenegan ma-qualify sa championship, sa finals ng floor, si yung 4.4 na difficulty, hindi yun makaka-qualify sa finals. She should have to increase her level of difficulty. Sa floor, 5.6, she should have 6 para ma-qualify sa finals sa floor sa World Championship. But if she will maintain that kind of difficulty, the same with Emma Malabuyo, that is a say good luck and cannot be. Because as of now, the level of difficulty, the highest was 5.4 of China's Shang Kenyang. But during the World Championship, 6 po ang mga level of difficulty ng mga world champion. 5.3 pinakamababa. 5.4 na difficulty ng China na yon, pinakita kanina. Pang 8th place lang po yun. So, anyways, they have 3 months to perform and practice well para tumaas ang level of difficulty. Yeah, sobrang baba ng score ni Milad dahil nahulog siya 2 beses. Yun ang sinasabi natin. Tama, may nahulog. Yun ang chance si Carlos Yulo na umangat mag-podium. So, yeah, yung mga post ni Milad, may mga gymnastic din pero maraming paghubad talaga eh. Pero it's more on the endorsement. Watching, yeah. Curious lang ako sir, in some way before ka ba mag-gymnastic or athlete? Kasi yung analysis mo pang prof eh. Ha ha ha, hindi ako pang prof po.
ano, nanonood lang ako ng gymnastic, world championship, nanonood lang talaga ako parate. Para, parang buhay ko manood. Sobrang baba. Yeah, Aliyah bronze. Tsaka, syempre, binabasa natin yung mga score lang. For calling to all 449 watchers right now. To all 449 watching people right now. Sana po mag-like kayo. Don't forget to like, subscribe and like. Subscribe and like to this channel. Oops. Milad Karimi, thank you very much sa pag ano po sa corrections. Milad Karimi, hindi Karini. Sorry, mali ako. Thank you very much for quoting me. Please 450 7 likes. Please hit the like button right now. Wala na po ba event? Tapos na po ang laban. Ang last event ni Carlos Yulo po sa University Games. Yeah. And anyways, I would like to tell lang dito na kailangan nila mag-focus pa sa pag-gymnastic. More focus sa practice. Kasi reputasyon talaga ni Milad Karimi. Parati siya nahuhulog. Parati nagkakamali sa finals. Palike, share, and subscribe po. Deadly na rin ang wag. Please like and subscribe. Like, subscribe po. And you can also send to me GCash. 5 pesos. 10 pesos. Masaya na po ako. Please send po ng counting GCash man lang. 0917-319-6380. 10 pesos, 5 pesos. Keri na sa GCash. Back end naman, mga 392 watchers. Counting GCash lang dyan. 5 pesos, 10 pesos. Yung number ko sa GCash. Nakapin po sa comment section. You, true. Kailangan ni na Emma Malabuyo at ni Emma Malabuyo at ni Alefenega ng mag 6.0 na difficulty. Ang laki ng tatrabahuhin nila para makuha yon, mag-add ng mga skills if they want to be included sa finals. Kasi yung present difficulty nila na Emma Malabuyo at ni Elia Fenegan, hindi siya pang finals. Pang qualifications lang siya. Kasi ang pinakamababang score sa finals noon is 5.3 ang difficulty. Ah, thank you very much. Renato Kimo, thank you very much. God bless. And please, Nicolai. Thank you very much, Sir Renato. Shoutout tayo. Renato Kamo, Hanila Sia, Taya Medina, Payo Sarcius, Adel Actrap. Please, counting GCash na po dyan, 5 pesos, 10 pesos, and we are waiting para po sa awarding. Dalawang beses natin makapakinggan ang pambansang awit ng Pilipinas. 175 likes, Bekene man, ibalatan na natin yan. Kahit like lang po kung walang GCash, like man lang, okay na po tayo dyan. Bekene man, kaunti lang po dyan na GCash man lang. 5 pesos, 7, 10 pesos. Please hit the like button, subscribe po. Ang dami natin dito nanonood, ang dami na sa bahay natin. Welcome sa bahay natin. Hit the like button po. Counting GCash naman po dyan. Count, send down 5 pesos, 10 pesos. Masaya na po dyan, Bekene man. Namamalibos na po sa inyo, 5 pesos, 10 pesos. Bekene man, counting subscribe lang po dyan. 5.5.6 muna po ang work execution. Yeah, sa execution, wala akong masasabi kina Emma Malabuyo at Aliyah Fenegan. They are on its top level of execution. Actually, mataas pang execution level nila sa Chinese eh. It's just doon lang sa difficulty, kailangan taasan talaga. I-off ko ang music pag ano na po ha, pag meron na pong pambansang awit at mag-play ng national anthem ng kada athlete. Ang mga Chekwa wala. Kanta na tayo, Lupang Hinirang. So proud. Yes, 2 times na nagkakantahin ang Lupang Hinirang. Ah, napakagaling. Congratulations. 4th place sa floor.
And second place sa kay Emma Malabuyo sa balance beam. Ang ganda, nakita niyo naman sa use. Kailangan, pero I am telling to you po, hindi po ako, batanggin niyo po ako. Yung diction ko, sorry. Counting support lang po sa GCash, 5 pesos, 10 pesos, masaya na po ako. Hit subscribe and like button. Makikita niyo, kasi as of now, ang difficulty ni Naela Malabuyo nasa 4.0 lang eh. Mababa pa, dapat mag 5.5, pataas, dapat 6 talaga para mag-podium sila sa World Championship. Or else magiging hanggang qualifications lang sila, hindi sila makapag-final sa ganyang level ng ano difficulty. It was 6.0, 5.8, 5.9, pinakamababang difficulty is Miyata Shoko ng Japan, 5.3. Garrido ba Jennifer, 5.3. During the ano World Championship, kailangan nila mag 6.0, 5.9 above para makapag-secure ng podium sa World Championship. Sina Emma Malabuyo. Congrats Kaloy, 3 golds, 1 silver. Sir Kailan Kasal at saan? Kasal po ay sa pakita ko sa inyo ang aking minamahal sa Facebook ko. Ito, yan siya. Ito ang aking minamahal, si Jonalyn Creer. Sa Davao City po ako ikakasal. Yan, panagdag sa kasal lang. Ito po ko yung aking fiancé. Yan, pandagdag ka sa lang po. 5 pesos, 10 pesos, pwede na. Sana magtaas ang difficulty na Alea, Malabuyo at Kimi. Yes, they have to increase their level of difficulty if they want to challenge sa podium 5.9 above. Kasi makikita nyo talaga sa floor is ganun eh. Sa balance beam naman, ang difficulty naman din is 5.5. 6.2, 5.9, they should have to reach that difficulty at least 5.5 to secure a 5.5 secured na. Pwede nang mag-ano kasi yung may si Rebecca Andrade 6.0 difficulty niya nung World Championship ng Brazil, pero mga hulga nangyari. 5.5 difficulty sa balance beam, pwede mo na masiguro na mag-podium ka. Pero sa floor talaga, I'm telling you, hindi pa po yan pang finals, hindi pa po yan, ni makasama man lang sa finals, hindi, kahit mag 9.0 ang score ni Naelma Malabuyo, hindi pa yan makapag-finals sa World Championship and Olympics. Hope I can find my love here too. Yes, why not? Oy, baka naman, baka narito sa mga chat room yung mga minamahal nyo. Exchange Facebook na, exchange number na, exchange Instagram na. You can follow me also po sa Instagram. Ingit natin yung ano, baka... Sa Instagram ko, you can follow my Instagram. Ito yung Instagram ko. Pwede nyo itong i-follow. Ito yung aking Instagram. Yan. Follow nyo to, Chris RD Music. Chris_RD/music. Yan, Chris RD Music. Yan, ito yung Instagram ko. Follow nyo lang. Patagad na kami mag-jowa ni Minamahal. So, at ni fiancé. So, sa high bar, Carlos Yulo on bronze position. Congratulations. Kung tingin naman yun na 5 pesos or 10 pesos sa GCash lang, pwede na, yes. Pwede po, subscribe po. Like. All 303, gawa ka ng separate vlog kay Emma. Yes, gawa ako ng separate vlog kay Emma Malabuyo. So, question ng grupo. Sige. Pag na okay na yung ating monetizations ulit, I can make vlog na. But as of now, medyo gusto ko rin muna magpahinga. Kasi since SEA Games, alam nyo ba, gumawa ako ng 60 videos ng SEA Games. Grabe. Ipakita ko sa inyo yung World Championship. Ano ba dapat ang maipakita nila ng World Championship? Ipakita ko sa inyo ha, Pink Channel. Ayun nga tao. Nung World Championship, ito dapat, alam nyo, ipakita ko sa inyo, ano dapat ang ma-ano nila? Um,
Ito dapat yun eh. Sa floor. Ito dapat yung mga ipakita nilang mga ano. Difficulty na dapat ipakita nila. Jessica Garrido ba? Si Rebecca Andrade, ito si Jessica Garrido ba? Wala pa yung ano yung ating mag-ano pa siya. Ito yung sa ito yung world champion sa floor. Ito dapat ang ito ang atin na dapat panoorin. Ito dapat ang magawa na. Wala pang awarding. Wala pang awarding. Si Jessica Gadirova, ito dapat. Si Coach Mooney, nakaupo po siya. Hinahayaan niya na si Raylan Capilan ang Raylan Capilan ang mag ano, mag-asikaso muna. Please hit the like button. Ito yung world championship ni Jessica Gadirova sa floor. Dapat ito ang magawa ni na mag-focus si na Emma at Aliyah Fenigan sa exit, sa difficulty. Bawasan siguro yung mga sayaw. Yeah, si coach ni-train niya si Coach Ray para maging elite coach. Si Jessica Gadirova, itong the one to beat kasi ang taas ng executions niya sa floor. Ito yung gold medal sa floor exercises. Dapat mag ano to, magaya to ni ano ni mapantayan ang level ni Jessica Gadirova sa floor. Ito matindi niya makakalaban. Ano. Please hit the like button. Yeah, yes, I believe si Emma makakapasok siya sa ano. I'm not so sure, pero I think makakapasok siya sa World Championship. Wasa individual apparatus. Yeah, si Jennifer Gadirova pala yun, kakambal. Ang hirap, anuhin ng ano, no? Please hit like button po and subscribe. Jennifer pala yan. Ito si Jessica Gadirova. Wala pa. Ay, ito pala si Jessica Gadirova. Yan, ito yung magaling sa floor. Pero parang hindi naman ganun kalakas ang difficulty nun. Thank you for the correction po. Please click the like button. Yeah, mataas talaga ang execution si Aleya. Ang maganda kay Aleya, she has the executions. Naroon na yun eh, given na yun sa kanya eh. Magaling talaga magawa niya. But for her to be on the kahit ang taas ng execution mo, kung 4.4 lang ang difficulty mo, mahirapan pa rin. Kasi 6.0 ang kailangan nilang difficulty para mag-podium. At least 5.5, pero 5.5 hindi ganun kasecured eh. At least 6. 5.9
near to 6 dapat ang difficulty nila. And they have, but the good news is may 3 months sila to perfect. I hope na magsali sila sa mga World Cup challenges. Siguro magtigil siguro sa schooling kung gusto nilang seryosohin to. Tapos kailan sa LSU kasi sina ano eh. Siyempre nag-aaral sila. Siyempre focus ka sa pag-aaral. Mag-focus talaga ng bongga sa ano, sa pag-practice. Yan, ito dapat yung 183 likes na, yan. Please, ito po yung dapat na i-challenge ni na Aleia Fenigan at Emma Malabuyo sa floor. Jessica Gadiroba. Yan. Mataas, pero actually dito, tinan mo, 4.0 lang eh. They need to, for them to be on the podium, yung sa World Championship, 6.0 ang difficulty. Mayroon, iba sa NCAA kasi nasa ano sila eh, they are into yung 10, 9, yung scoring nila. Pero same naman ang code of points. Pero yung pag-score lang, 10, 9, 9.9, mataas. Kasi they are into executions. Wait lang, i-charge na ang phone. Into executions kasi ang ano eh, ang NCAA. Mataas ang factor ng NCAA sa executions. Doon talaga sila tumitingin kasi fundamentalist ang NCAA tsaka UCLA. Pero sa World Championship tsaka Olympics, they need to secure their Dito muna kayo dito ha, CR lang ako. Diyan muna kayo. Yan, waiting, sorry, waiting pa rin tayo sa awarding. Yan, they need to be, sa UCAA kasi, tsaka NCAA, more on ano sila, execution sila, kaya sila ay nagkakaroon ng score na 10, 9.9, pero sa ano kasi, sa World Championship kasi, execution plus difficulty ang factor nila. Difficulty plus execution. Sa NCAA kasi ang score ginagawa nila is 10, 9. So, iba yung scoring. Pero same code of points pa rin. Pero yung scoring lang, system ng scoring, ganun siya. Oksana, Chusevitna. Yan. May award si Oksana. To leave these championships with yet another medal. Just one day shy of being 48 years of age. 48 years old, na si Oksana Josevitsina. The medalist on hold. May award siya dito kasi
she is something na dapat tularan ng mga babae na huwag titigil sa passion. If you are good there, then that's good. You off ko that music. Victory ceremonies for all of the apparatus. So the victory ceremony na for the all of the apparatus ay magbibigin na. Magusto lumala sa vault. Yan, mag-awarding na po tayo. Special award si Oksana. Yes, sila na yung Oksana. Please click the like button po. And subscribe. Tingnan yung mga layout ni Jessica Gaderova. Madami siyang double pike na ginagawa. Victory 7 now for the event vault. Team J-Ho of the Republic of Korea for the bronze medal. Congratulations. And welcome to the World Championship. Graduate siya ng Korean National Sports University. Congratulations to Uzbekistan. Nanalo siya sa mga regional competitions. Hindi pa siya masyado nag-World Cup Series at World Cup Challenges. But I hope mabudgetan siya para mas matrain siya ng mas train talaga ng maigi. Carlos Edril Yulo of the Philippines gold medal. 14.266 ang naging score niya dito. Not a good score for World Championship and Olympics, but in this Asian Championship, great job for Carlos Yulo. It's not a matter of score, it's a matter of how yung gift sa'yo ng Panginoon na you are destined to have that goal in that day. It's not the matter of I can do this, but it's a matter of God destined me here. Great job! Congratulations! The medalists in the men's vault competition at the Asian Championships. Picture na muna sila. Nariyan ng mga taga Uzbekistan and Korea, OPA. Nandiyan si Madam Girls. Narito si Madam Cynthia. Please hit the like button po. 297 viewers.
please hit the like button. Those are the victory ceremonies for the vault. At ngayon, mag-victory ceremony naman sa uneven bars. Or I think parallel bar. Akit ulit si Carlos Yulo para sa parallel bar. Grabe! Dikit na dikit yung laban nila sa parallel bar. Ang panama talaga ni Carlos Yulo may... Kay Emma mag-appear si Ninang. You deserve more subs. Yeah, thank you very much, Luigi. God bless. Thank you very much, God willing. Please hit the like button and subscribe po. You can also hear now the parallel bars. Ang akit ulit si Carlos Yulo. The victory ceremony. Tanggalin ko na ang music. Parallel bars competition. At the Asian Championships. Lin Dehang of the People's Republic of China. Lin Dehang of the People's Republic of China. Bronze position. Team title din dito. Welcome to the World Championship, Lin Dehang. Salamat, Lord, sa live stream. Thank you very much din, Joe Leren Solano, sa panonood. And thank you very much. Support pa rin kayo sa mga i-upload natin mga pictures, videos. The super competition is being for the returning Oka Shinosuke of Japan, the all-around champion sa Junior World Championship 2019 at all-around champion ng Asian Championship 2023. Katim niya po rin si Carlos Yulo sa Japan from Tokushukai Gymnastic Club. Carlos Edriel Yulo of the Philippines, gold medal sa parallel bar, consistent, improved performance niya ito, 15.266, great job, a fraction of 0.1, less than 200 points, great job, please rise up sa pag-awit ng lupang hinirang, kanta tayo lahat. At lang matawa at may tagumpayan matiling at araw yung kailangan pagkiriwa lupad ng araw ang tatlong beses inawit ang pambansang awit ng Pilipinas sa Asian Championship 2023 dahil kay Carlos Edriel Yulo ng Pilipinas. Napaka-brilliant ni Carlos Yulo. Medalist in the horizontal, parallel bar finals, China, Lin Dehang, Oka Shinosuke of Japan, Carlos Yulo, grabe, ang saya, napakasaya nito para sa Pilipinas, great job, bakit natanggal agad yung medal, pwede pwedeng suot muna, nahihiya pa sila magsuot ng medal at natanggal agad. Ba't kailangan tanggalin agad? Hi, KSA! Assalamualaikum! And thank you very much to VG, Kaylee Faith. Narito naman ang ating mga next na mga medalist. Please hit the like button po and subscribe. Like and subscribe. Para naman sa men's horizontal bar, akit ulit si Carlos Yulo. Horizontal bar, umakyat mo ba, at umakyat ulit. And winner of the bronze medal representing Philippines is Carlos Pedro Yulo.
Carlos Edriel Yulo of the Philippines, bronze medal sa horizontal bar. Napaka unexpected dito. Congratulations, that's what we call consistency. Hindi masyadong mataas ang level of difficulty, but the execution is there. Ang ganda ng executions. At sa kanya natin naman na meron tayong silver medal from Shinosuke of Japan. Shinosuke Oka of Japan. Grabe, from 5th place to silver medal position. Yan ang mga magaganda sa all-arounder. Talagang pulido ang kanilang mga galaw. Pero hindi to pang world champion or pang Olympics na medal. Cross finger lang para mag-podium sila sa Olympics and world championship sa gold sa score na yon. Tian Hao of the People's Republic of China, great job. Whatever happens, whatever score you have, it doesn't matter. But your podium medal is, you are destined to have that podium medal. Whatever, kahit 10 lang ang score mo dyan. But if you are destined by the Lord to be in that podium, you are destined for it. Whatever happened. And that is, thank you very much and congratulations, personal classmate. May individual qualification ba sa individual paratos ng top 5? I'm not sure about it. Wait lang. Yes, may cash prize po to. May cash prize po sa event na to. Nakakatawa. Music tayo, disrupt the frequency. May cash prize po dito. At may cash prize din. Yung steel rings, kaya kamuntik na siya ma-bronze, eh kaya lang expected na niya di mag-replace. Kamuntik na ba yung kahapon? Oo nga. Yeah. If Carlos Yulo, kasi yung ano doon, 14.1, actually kaya niya sana mag-bronze sa steel rings kahapon. May mga flickers lang talaga siyang nangyari. At may problema sa inverted handstand. Sa handstand, may counting problem. Napaka-minimal lang, very minute. Pero counting ganun mo kasi 0.1 deductions yun eh. Parang wait lang, ang lamig ng aircon ko. Ito naman ang ating this is the balance beam. Victory ceremony for the balance beam competition at the 2023 Asian Championships of Art. The victory ceremony for the balance beam finals in Artistic Gymnastics Asian Artistic Championship 2023. Wala pa si ating Nanay Cynthia. Sana dumating si Nanay Cynthia para masaya. Absent yata si Nanay Cynthia dito. Balance beam. Representing Philippines, Aleah Finnegan. Whoa, we love you, Aleah. The lovely Aleah Finnegan from LSU. Representing LSU from LSU NCAA to Asian Championship. And actually, this is the competition of Aleah Finnegan. The next Continental Championship. Nung una, lumaban siya sa Pan-American. Ngayon naman sa Asian Championship and sa World Championship na. Jiang Xinyi of the People's Republic of China, silver medalist dito. But if they want, I'm telling to you this because we don't want to give you a false hope sa World Championship in Olympics. If Aleah Finnegan wants to challenge the podium sa World Championship, she should have a 6.0, near 6 score. Difficulty, or at least 5.5 pataas na difficulty para maging ano siya. The execution is there,
it's really enormous, but the difficulty you should have to increase it. Chang of the People's Republic of China, the gold medalist here. Yung score dito ni Chang is just for finalist sa World Championship. Hindi pa rin siya pang gold, pang podium ang score niya if ilalaban mo ang difficulty niya sa World Championship at Olympics. Pero I'm just trying to just not to give you a false hope, para we were aware that this score that they should have to work on. And but for Asian Championship level, we are very proud na nakuha nila to at napakasaya natin dahil ito ay karangalan ng bansa natin. Congratulations, Aleia Fenigan of the Philippines. Grabe, imagine ninyo, 5 apparatus finals today and 5 podium medals for the Philippines. Such a great for Father's Day, right? Gold for bronze medal for horizontal bar, gold for vault, gold for parallel bar, bronze for balance beam, and silver medal for floor. Philippines is in the flag. Philippines is on fire for Asian Gymnastic Championship. Diba? It's such a great and napaka-ansaya, napakatuwa, nakakagalak. Nakakagalak, diba? Nakakagalak na ang Pilipinas. Chinese is there given, but Philippines in 5 medal podium. Wow! Wala si ano, the last ceremony for floor exercises. Ladies and gentlemen, 5 podium medal for Philippines for today. All apparatus, Philippines is there. And that is the elegant and beautiful Emma Malabuyo. Shin of the Republic of Korea, bronze medalist. Shin Sol-E wins her first ever individual medal. This is the first individual medal ni Shin ng Republic of Korea. First medal nila to, as in a very high level of competitions. Great job, Shin of Korea. Second place and winner of the silver medal, representing Emma Loran Malabuyo. Philippines achieves her nation's best ever result in any women's competition at the Asian Championships of Artistic Gymnastics. For Asian Artistic Gymnastics Championship, thank you very much, Aleia Fenigan and Malabuyo. Kayo ang una mga babae ng Pilipinas na nagkaroon ng podium medal sa Asian Championship at binigyan niyo kami ng karangalan. Kahit lumaki kayo sa Amerika, you choose to represent the Philippines. And hindi kayo nang hinayang, alam nyo naman, kahit mahirap ang bansa natin, may mga problema na nangyari sa Pilipinas, sa korupsyon sa government, pati sa mga problema sa mga organization sa PSA, but we still choose to represent the Philippines. You are not selfish, and hindi nyo talaga inisip yung pansarili, kundi para sa bansa. Salamat, Emma Malabuyo and Aleia Fenigan, for representing the Philippines.
Thank you very much and congratulations. Sa overall po, please subscribe, hit like button, do not forget. Magbasa tayo Joe Lawrence Sorano, bali po tayo ay sa team finals po, tayo ay pang pito. Sa all around naman, tayo ay silver medal si Carlos Yulo, ganda ng flag natin. Grabe, 5 apparatus. Ang kinanta lang ngayong araw na to is Philippine National Anthem through Carlos Yulo at China National Anthem. Dalawang beses ng Pilipinas, tatlong beses ng China. Great job! Speaking of team, top 3 lang ba? Yes, top 3 lang pasok sa World Championship kasi pasok na ang Japan at China automatic. Thank you sa pagsagot. Welcome, Luigi Nosa, grad willing. And please hit the like button. Calling to all 267 million viewers. Please hit the like button and you can also send GCash po. 5 pesos, 10 pesos. Masaya na po tayo dyan. Please send GCash po para sa pasuporta. 0917-319-6380. Nasa taas po yung GCash number. Counting support lang, best sa pangkasal. And 0917-319-6380. Kaunti lang support sa GCash. 5 pesos, 10 pesos lang. Kung walang pang GCash, subscribe and like button. Thank you very much po. Nagugutom na rin ako. Kumain ako kanina ng alas 8. Ngayon alauna, 12:48 na. Grabe, we're on the map of the Asia Gymnastics. Yes! For Asia Gymnastics, we are on fire! Philippine is on fire! Aliyah Ferrigan, Emma Malabuyo, we're praying. Lord, pag-pray natin sila as of now. Lord, we are praying for Carlos Yulo, Team Philippines, for Miguel Bisanya, Jan Ivan Cruz, and Emma Malabuyo, and Aliyah Ferrigan. For the Team Philippines as a whole, Justin Ace De Leon, Team Bang, Jan Wei, and all of the Philippine teams, we pray na they will be always on good health. We pray that you will shower blessings to them. We pray that you will give them a favor, for financial favor, for good health, for their family, provisions to all of meron sila. And I'm praying for all of the subscribers at nanonood ngayon that you will be blessed by the Lord, that God will give you all the blessings that you need, provisions.